Oh, may nagtatanong kasi na ating subscriber, ano ba yung trabaho ko ngayon sa Toronto, Canada? Actually, marami akong trabaho. Isa-isain ko yung mga naging trabaho ko dito sa Toronto, Canada, no? Ayan. So, nagtrabaho tayo as exercise instructor sa community. Ayan. Tinuturuan natin yung mga seniors ng mga stretching, strengthening exercise. Meron tayong 20 students doon. So, ang title ng trabaho natin doon is exercise instructor. So, nagtrabaho din tayo as a physiotherapist assistant sa retirement home dito sa Toronto, Canada. Then, nag-work din tayo as a restorative care aide sa isang retirement home dito sa downtown Toronto. Then, during pandemic, yung mga yun is mga part-time jobs ko lang. And then, during pandemic, nagbago-bago ng schedule kasi ang meron tayong full-time job yung ating trabaho sa hotel. So, during my day off, doon ako nagtatrabaho as part-time. So, nung pandemic noon, may trabaho pa tayo noon sa retirement home as a restorative care. Pero nagkaroon ng problema kasi nagkaroon ng pagbabago sa schedule sa ating full-time job sa hotel. So, I have no choice but to give up yung part-time job natin as restorative care aide or restorative care assistant. So ngayon, nag-focus na lang tayo sa ating full-time job. Ngayon, para sa ating mga followers, sa ating subscribers, tayo po ay certified PTA, OTA dito sa Ontario. Ibig sabihin, certified tayo as physiotherapist assistant / occupational therapy assistant dito sa Ontario, Canada. So, kaya tayo ay pwede maging OTA, pwede maging PTA, pwede rin maging restorative care aide. So, malawak yung scope ng mga area na pwede nating pagtrabahuhan. So, let's go back to our full-time job. So, ngayon po, ang aking full-time job is nagkatrabaho tayo sa isang 5-star hotel dito sa downtown Toronto, Canada. May mga nagtatanong, mahirap daw ba magtrabaho sa isang hotel? Hindi naman siya mahirap. Madali lang naman siya. Ayan. So, for your information, ang trabaho po natin sa 5-star hotel is a house person o houseman. Ano ba yung ginagawa ng houseman or house person? So, sa madaling salita, ang house person is a runner. Siya yung tumatanggap ng request ng mga guests. Yan ang gagaling sa front desk, na nanggagaling sa manager, na nanggagaling sa director, and nanggagaling sa iba't ibang sangay or department ng hotel. Kasi sa hotel, we work as a team. Ngayon, pag sa'yo napunta yung call, ikaw yung gagawa. Ano ba yung mga example ng ginagawa ng houseman or houseperson? Kunwari, may guest na nag-request, kailangan ng toothbrush, kailangan ng towel, kailangan ng amenities, kung may kasamang bata, kailangan ng crib, diaper genie, and so on. Anything under the sun. Basta request ng guest. Kasi alam natin, guest is always right. Whatever request ang ibigay nila, yan, tayo ang mag-handle ng ganong situation. Ngayon, mahirap ba ang trabaho ng isang house person sa isang 5-star hotel dito sa Toronto, Canada? Sabihin ko sa inyo, hindi ganon kabigat ang trabaho dito ng house person. Kasi ang gagawin mo lang is tutulong ka sa mga housekeeper kung ano yung mga kailangan nila. Minsan mag-deliver ka ng linen and so on. Tapos magre-respond ka sa mga guest requests. Kung may mga ipapagawa yung manager mo or yung director, gagawin mo lang. Yan. So sometimes, or most of the times, stressful siya, especially pag summer. Pero masasabi ko naman na worth it magtrabaho sa isang hotel dito sa Toronto, Canada, lalo na kung 5-star siya. At sabihin ko sa inyo kung bakit. Ini-discuss ko sa inyo yung mga advantages or yung mga kainaman ng pagkatrabaho sa isang 5-star hotel dito sa Canada. Especially sa company na pinagtatrabahoan ko. Okay. Number one. Yung advantage niya, hindi ka na magdadala ng uniform mo. Kasi mayroon na kayong tagalaba. Mayroong valley laundry na maglalaba at magpa-plancha ng damit nyo. So, pupunta ka lang dyan kung anong suot mo. That's it.
hindi ka naman mamroblema sa uniform mo kasi may tagalawa na, may taga-plancha pa. So yun, malaking advantage sa akin yun. Kumpara before na mayroon ako isang backpack na bit-bit ko lahat yung mga gamit ko sa aking trabaho, uniform and everything. Number two, yung pagkain, hindi mo na rin po problemahin. Kasi mayroon naman doon pagkain sa hotel na pwede kang mag-breakfast, pwede kang mag-lunch, hindi ka na magbabayad kasi kasama na yun sa deduction nyo every month kasi our company is unionized, di ba? So magkano lang na may dinededuct kada sahod. Then everyday meron kang free, meron kang meal. May breakfast ka na, may lunch ka pa. So hindi mo na rin po problemahin yung pag-prepare ng pagkain mo, which is napakaganda, di ba? Number 3. Free stay sa hotel. Kahit sa ang panig ng mundo yan, as long as property ng company niyo yan, wala kang babayaran. Kaya kung mahilig kang mag-travel, mahilig kang maggala, kasama yung pamilya mo, kasama yung kaibigan mo, this work is for you. Mag-work ka sa hotel. Sa company namin, wala kang babayaran ni singkong duling sa stay. Except, mag-order ka ng pagkain. Discounted. May discount din doon. Oh, meron din kaming benefits, tapos yung tips, yan. Yan din yung maganda. May mga tips. Pero hindi naman araw-araw yan. Pero minsan may guest na magbibigay sa'yo, $20, minsan $50. Ang pinakamalaking naging tip ko dyan is $100. Diba? So yun yung mga advantages. Tapos isa pang advantage is yung work mo is secure kasi nasa loob ka lang nag-work. Hindi ka nag-work sa labas. May security dyan. As in, the work is secure. Yun ang nararamdaman ko. Kaya, magandang mag-work sa hotel. Especially 5-star, yung standard nila is sobrang taas. Ngayon, of course, kung may mga advantages, may mga disadvantages din naman. Kasi there's no such thing as perfect company. Yung disadvantage naman, or disadvantages, if you work in hospitality industry, syempre, pag bago ka, yung schedule mo, pag anong-ganon, minsan mag-o-opening ka, the next day mag-closing ka. Wala kang magagawa kapag ka bago ka. Yan. So, yun yung isang disadvantage. And plus, kung nag-work ka sa hospitality industry, kumari, nag-work ka sa hotel, syempre, ang peak days yan is yung weekend, hindi mo talaga makukuha yung weekend, especially kung bago-bago ka pa sa trabaho. That's the first disadvantage. Number two, pressure daw ba mag-work sa hotel? Pressure kapag ka hindi ka organized? Pressure pag tatamad-tamad ka? Pressure pag ka puro ka reklamo? Pero kung organized ka, maniwala ka sa akin, walang madaling trabaho, pero pag organized ka, lahat is madali ang trabaho para sa'yo. But overall, talagang I love it kasi presentable yung itsura mo, haharap ka sa mga guests, may pagkain ka na, may uniform ka na, and then, pag magstay ka pa sa hotel, wala kang babayaran, as in zero. So talagang maganda, pati benepisyo mo is kompleto. Tsaka isa pang gustong-gusto ko rito guys, sa pagkatrabaho dito sa 5-star hotel, no? Mamimit mo yung iba't ibang tao. Yung regular na tao. I mean, mamimit mo yung iba't ibang klaseng tao. Celebrities, athletes, player, artista, Pinoy celebrities, and so on. Makikita mo talaga. Pero syempre, hindi mo pwedeng picturean yan. Kasi bawal. May mga rule na ganyan. So hanggang tingin ka lang. Pero, that's a great experience. So kung ako, tatanungin nyo kung maganda ba magtrabaho sa hotel or 5-star hotel sa Canada. Yan, thumbs up tayo dyan. As long as you can handle the pressure, especially during summer na talagang super
duper busy kasi ang daming mga turista na nagpupunta rito sa Canada, lalong-lalo na pag summer. So ibig sabihin, puno ang mga hotel. So lahat ng mga hospitality industry is talagang super busy. Ngayon, may isa pang tanong. Magkano ro ang sweldo ng isang house person sa 5-star hotel sa Canada? Ayan. So ang sweldo namin is $25.90. Almost $26 per hour. And then, meron ka pang tip. Oh, di ba maganda? So yun lang, sana nasagot ko yung tinatanong nyo. Ang trabaho natin dito sa Toronto, Canada, house person sa isang 5-star hotel dito sa Toronto, Canada. Have a great day.